Alright, yan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating Karob Trip. Meron tayong reaction video dito kay Vice President Sara Duterte. Dumalo sa deliberation ng OVP budget. 11 araw na paggasta ng sa secret fund nilinaw. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa House Plenary Debates para sa proposed 2024 budget ng Office of the President. At gaya ng inaasahan, inulan ng tanong ang mambabatas ang sponsor ng OVP budget. Partikular usapin confidential funds ng Manoy ginasta sa kanyang tanggapan sa loob ng 11 araw. Ayan, panoorin po natin. Don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. And no other further ado, at intro muna tayo. Alright, let's go. Panoorin po natin. Any information or additional documentation as may be necessary. Ipinauubaya naman ng OVP sa Kongreso kung aaprubahan nito ang 500 million pesos na request na confidential funds para sa susunod na taon. So walang magiging violent reaction pag tinanggal, halimbawa yung 500 na confidential funds sa Office of the Vice President. Can you still pursue the implementation of these programs and events without this confidential fund? The Office of the Vice President can only propose on how they will do the job. And as of this time, with the development of what the Honorable colleague has mentioned, the Office of the Vice President again would submit to the wisdom of Congress. Samantala, nagdesisyon ng mga leader ng political party sa House of Representatives na i-reallocate ang Confidential and Intelligence Funds o CIF sa mga ahensyang pangunahing responsibilidad ay ang surveillance at intelligence, kabilang ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard, at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa isang pahayag, itinuturing na seryosong concern ng House political party leaders ang ginawang paglagay ng China Coast Guard ng floating barriers sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Kinikilala rin ng mga ito ang tumitinding security threat sa West Philippine Sea at pangailangang i-secure ang mga top official. Kaya mas mainam na suportahan at ponduhan ang mga naturang ahensya upang matugunan ng banta sa seguridad at maprotektahan ang territorial waters ng bansa. Gayun din ang matiyak ang karapatan at access ng mga Pilipinong mangisda sa traditional fishing grounds. Binibigyan din ng desisyon na pangailangang mabigyan ng kasiguraduhan na nakalinya sa national priorities at urgency needs ng mga mamamayan ang resource allocation. Kabilang sa mga lumagda para sa reallocation ng pondo ang mga leader ng National People's Coalition, Lakas Christian Muslim Democrats, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan at iba pa. Hinihintay naman ng Magkabayan Bloc ang dagdag na impormasyon mula sa House Leadership kaugnay ng issue. Gayunman, nananatili ang posisyon nitong i-abolish ang confidential funds at bawasan ang intelligence funds. Jun, suportado naman nito ang paglilipat ng pondo ng Makabayan Black. Suportado nito yung paglilipat ng pondo para tugunan nga yung external threats, particular na yung agresibong hakbang ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero anila, dapat hindi confidential in nature yung pondong inilipat sa mga ahensyang nabanggit. Jun? Base doon sa pagdinig kanina doon sa plenaryo dyan sa Kamara, Rosalie, alabas ba talaga na kung sakasakaling hindi nga pagbigyan ng mga mambabatas yung hinihinging confidential fund ng Office of the Vice President, ibig sabihin ay tatanggapin ito ng buong puso ng opisina? O ang laging sagot ng budget sponsor ng tanggapan ng OVP maging ng DepEd, ipinauubaya na ng OVP sa wisdom ng Kongreso yung pag-aproba sa confidential funds o hindi pag-aproba. Meron nga tayo nakitang ulat kanina na kumung nagkasundo na yung mga leaders ng mga political parties sa House Leadership, posible na yung pondo ng yung confidential funds ng Office of the Vice President, ganun din ng DepEd para sa 2024, dun kukunin ang pondo at ma-realign dun sa mga ahensya ng pamahalaan na
particular na responsibilidad nga ay intelligence and surveillance. Pero syempre kukuha pa tayo ng confirmation dyan. Dahil ang OVP budget proposal for confidential funds sa taong 2024 ay nasa 500 million pesos. Samantalang ang Department of Education naman ay nasa 150 million pesos. Sa kabuuang 2024 proposed budget, nasa 10 billion pesos. Naglagpas sa 10 billion pesos ang confidential at intelligence funds na pinapanukala ng administrasyong ito para sa taong 2024. June? Alright, napakinggan po natin at ito kay VP Sara Dumalo sa deliberation ng OVP budget. 11 araw na paggagasta sa secret funds nilinaw. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat and don't forget to subscribe Rob Trip and peace out sa inyong lahat.